community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. I'm Sharina Hirao, the owner of Takuishi Takoyaki Station. Being unemployed, hirapan ako kung paano ko at isusustain yung mga needs ko on a daily basis. So, nag-brainstorm talaga ako kung paano ko matutulungan yung sarili ko since wala akong trabaho during the pandemic. Actually, hilig ko rin talaga yung takoyaki. Kaya naisip ko, baka makagawa rin ako ng sarili ko na quality talaga kung ano yung pinaka gusto kong quality ng isang takoyaki. Well, technically I've been in the business for like 15 to 20 years na. Pero in the face mask production specifically, ngayon lang. My name is Jennifer Domingo and I'm the owner and designer of Creative Modista. When I learned how to sew dresses, that's when I started na mag-entourage, bridal. But when the global pandemic hit, lahat ng pending na projects ko natigil siya. That's when I started designing face masks. My name is Francis Visconde. Ang name ng company is Blackfire Gaming. Main product namin is computer tables. Yan. May bali photo and video kami. Pero ayun nga, start yung COVID. Sa may sinasalita na nawala kami ng trabaho. Ayun, kailangan talagang kailangan mag-isip ng paraan para magpatuloy yung kabuhayan. Ayun, nag-sacrifice, pinenta ko yung ibang gears ko, yung sasakyan para makapag-start, makabili ng materials. And then ayun, nag-start na yung Blackfire. Marami na nagtatanong sa akin, like, ate, kaya mo bang gawin to? Ganto, ganyan, face mask, ganyan, ganyan. Kaya kong gawin kung sa kaya ko, pero naisip ko, kaya kayong bumuhay ng pamilya? Yun yung naisip ko. So, hindi ko naman sa ni-lockdown yung business, pero parang sobra ako nabigla, hindi ako handa. But then, I have all the time. Why not give it a try? Naisip ko siya, out of nowhere, kasi pag nagne-negosyo ka, ang una mong iisipin kung ano yung mabenta sa during the time na yon. Kagandahan nun is puso yung gaming community na nauuso na. Ang dami ng streamers. Tapos naisip ko rin na ang daming company yung nagpapa-work from home. So kailangan din ng mga table. Kasi a lot of people, they prefer naman talaga yung mga eco-friendly, washable na face mask. And nauuso na rin naman siya online. Sige, okay lang, try natin. Last May, I started trial and error. Sobrang daming sample, pattern, making, until I came up with a product na feeling it approved by everyone. Nung umpisa, sobrang hirap. Lalo na, kunyari, magbubuo ka kasi ng bagong business. Ang pinakamahirap dyan is paghahanap ng mga suppliers. Kasi ako, first time kong gawin yung sa computer table, which yung computer table, may iba-iba siyang parts na iba-iba rin yung tawag. So, ang hirap hanapin, alam mo yun, from scratch, magsesearch ka kung ano sa internet kung anong tawag sa party na to, kung anong tawag dyan, para makahanap ka ng supplier na mura. So, in our first month, okay, before we launch this product, nahirapan kami sa pag-provide ng raw mats. Kasi, okay, marami akong stock ng tela dito. But I've chosen certain fabrics lang na pwede. Okay? Kasi first and foremost, I need to get a material that's a regular one. Kasi for mass production na siya eh. Hindi na siya pang customize lang. So, nahirapan kami kasi nung time na yon naka-lockdown pa. So, sarado pa yung divisoria. So, nahirapan akong kontakin yung mga regular na suppliers ko.
Luckily, nakahanap ako ng one-stop shop for my takoyaki supplies. But then, hindi naman laging available sa kanya yung mga stock. So, kailangan ko magkaroon ng plan B para just in case wala sa kanya yung stocks na hinahanap ko, meron ako matatakbuhan na iba. And during pandemic, ang pinaka-struggle talaga is yung syempre magkakaroon ka ng another expense, which is yung shipping cost, kasi manggagaling siya sa iba't ibang lugar. And then second was the transportation. Kailangan namin bumili ng motorcycle, you know, para mas mabilis yung transportation, pagbili ng material, something like that. And then, at the same time, we need the motorcycle para pang-deliver na rin sa mga online customers namin. So, si my eldest son, siya inutusan ko mag-divisorya. So, diskarte. Listahan na mga bibilin. Nasa divisorya siya, meron siyang dalang mga tela. Video call lang kami. And then, ituturo ko sa kanya kung saan pupunta, saan bibilin. And then, siya, bibidyohan niya. And then, papakita niya sa akin, Mami, tama ba to? Something like that. Biggest challenge sa akin is, yung takoyaki kasi is well-known na. Kumbaga, para siyang siomay na kahit saan ka magpunta, meron siya. So, meaning, marami akong kalaban. Bale, nung umpisa, syempre, wala ka pang market eh, kasi wala ka namang kakilala sa mga nabibentahan mo. Ang pinaka-target market mo lang yan, usually yung mga friend mo sa Facebook, yung mga makakita lang ng ginagawa mo. Actually, yung takoyaki, well-known siya pero hindi lahat ng Pinoy ay kumakain ng takoyaki. Hindi lahat familiar. So, medyo nahirapan ako. Inisip ko kung mag-i-stick ba ako sa isang flavor lang or kailangan ko pang mag-innovate ng iba pang flavor para ma-catch yung attention ng mga tao. Tapos nung umpisa rin, medyo mahirap. Nung mga first month, mahirap kasi dalawa lang kami. Ako nagbebenta ako mula umaga hanggang madaling araw, tapos yung kasama ko naggagawa. Tapos during working hours, ayun, magbebenta ako habang gumagawa, tumutulong, dalawa lang kami. Medyo mahirap, kuhunan ko dun. Mga pinagbentahan ko lang ng gears. So, very limited lang. Tapos, nangutang na ako sa mga kapatid ko kasi puro labas yung materials, wala pang bumabalik, parang ganyan. So, mahirap talaga pero tinuloy-tuloy ko lang rin hanggang, ayun, bumenta sa marketplace. Nag-boom sa marketplace ng dati kami nagbebenta nung umpisa eh. Ako, personally, may fear ako sa online selling kasi for the longest time, a lot of people has been telling me na ang galing mo, ang ganda ng design mo, ang ganda ng gawain mo. Pero hindi ko sila pinapansin na mag-divert ako from face-to-face na sinusukatan, you know, customized na gowns, etc. into online. Parang hindi ko ma-imagine kung paano siya i-divert. This time, ang customer mo, hindi mo kilala, hindi mo nakikita. So, paano ka gagawa ng isang quality product na magugustuhan ng karamihan, ng majority? Ang naging key ko doon is mahalaga pala yung branding. Samahan mo ng magaling na marketing. So, sa puntong yan, pinagpala siguro ako or kami. My children has the skills and the talents for marketing, ganyan. So, techie sila. They know product shoot, something like that. Masipag din sila mag-online. So, that's when we started na mag-Lazada shop. Naging effect ng pandemic sa akin is that ang hirap bumili ng raw materials na ginagamit namin sa production. Ang daming nakat na supply. So, una-una, import-export patay. So, may mga inaangkat kami na mga raw materials na may kinalaman sa production na sa ibang bansa pa. Siyempre, pag mas malaki na yung skill ng business mo, mas maraming pangangailangan. Yung nature ng business ni Kuya JL mo, manufacturing. So, ako yung source. Ganon. So hindi ko basta-basta pwedeng bilhin sa market yung mga raw materials ko. Pati yung sa operations eh. Like for example, maintenance. Yung nagtitingin ng machine is hindi naman basta mekaniko eh o basta electrician eh. Dapat siya may specialization when it comes to a certain machine. So paano yung maintenance nun? What's up guys? So we're here. But big shout out to Blackfire. Ayan, marami-rami akong sinubukan kasi tinitignan ko kung ano yung pinaka-click.
ginawa ko nung mga first months namin dito is naganap ako ng mga ano na may sponsoran like mga artista, kilala na streamers yan, binibigyan ko yung libreng mesa para ma-post lang may kalat yung pangalan yan, tapos sinubukan ko rin sa Facebook na sponsored ads ganyan, minsan nagpaparako lahat, sinubukan ko naman. So during the pandemic, alam naman natin hindi pwedeng lumabas lahat. Mostly ng market namin is online. Talagang pinagtuunan ko ng pansin yung Facebook page namin with the help of my brother na isang photographer and graphic artist. So nag-come up kami sa idea na why not mag-photoshoot kami ng mga iba't ibang flavor para ma-visualize ng mga market ko kung ano yung itsura ng takoyaki. Siyempre, ang sales hindi laging mataas eh, bumababa yan. So, mag-iisip ka ngayon ng bago. Kailangan laging may bago. Sobrang nag-brainstorm ako noon kung paano mag-stand out si Takowishi. Ayoko na, as owner, isa lang yung ipakikilala ko sa mga tao. Kumbaga, gusto ko magbago yung pananaw nila, what is takoyaki. So, nag-isip ako ng iba't ibang flavors. As of now, meron si Takowishi na 6 flavors. Pag kami napapadaan sa store namin, nagugulat sila kasi may iba pa palang flavor or may pwede pa palang pwedeng flavor yung takoyaki. Hindi lang yung regular takoyaki na kilala nila. Pangalawa, dapat laging quality over quantity. Huwag kang masilaw kasi minsan, yes, naranasan namin ma-overwhelm. Ang dami palang nagkagusto ng product, so medyo na-overwhelm kami. Pero hindi namin pinapabayaan yung quality ng product. Since si Takowishi, meron siyang 6 flavors. Kumbaga, si customer, marami siyang choices of flavors. So, hindi ako nag-umaasa or nag-stick sa sales lang ng isang flavor. Kumbaga, pwedeng si customer, pag nag-order siya, pwede niyang kunin is 2-3 flavors. So, malaking benta siya. So, nakatulong siya para mas lumaki yung target sales ko on a daily basis. Positive reaction dun sa business. Magiging creative ka. Kasi you will create new ways. You will think of new ways. Mapipilitan kang to partner with other businesses para magdiversify yung line mo. In terms of market, wala siyang naging positive eh. Kasi talaga bumagsak yung market eh. Before the pandemic, you know, I have 7 kids. So, may mga kanya-kanya kaming skills, kanya-kanya kaming talents. Most of them into arts rin. Dahil nga nag-pandemic, lahat kami na-lockdown sa bahay. So, somehow na-utilize ko yung scenario na yun. So, what we did, I don't know kung just for fun, wala ka namang ginagawa, anak. Mag-aral ka ngang manahe. Why not subukan natin? May makina eh. We did! And we succeeded sa portion na yun. So ngayon, naging family enterprise siya. I am in charge of the production. And then my other children, they're into marketing. They're the ones taking the product shoot. Ganyan. My other kids, sila yung nagmamarket sa Facebook page, sa Instagram. And then naglalazada. And then yung iba, sila din yung nag-drop. Ganyan, sila nagpa-packaging. So lahat gumagalaw. Lahat tulong-tulong. Actually, yung mga photoshoot, big investment yan for a business. Mas marami na yung tao online rather than yung mga nagpa-pass by sa store mo kung may physical store man. Mas nakakatulong siya kasi mas na-visualize nga ng mga target market mo kung ano yung binibenta mo. Alam nila yung itsura and most especially, dapat nakakatakam yung pinifeature mong photos. Ang pinaka-effective doon usually ano, sa mga artista nga. Bali, ayun, pagkapos nila, ang hanap ko lang naman dyan, maraming followers. Kasi once mag-post ka, tapos marami kang followers, automatically maraming mas makakita ng pangalan. Tapos, ayun, basta ang target ko doon, kumalat yung Blackfire, claiming na pangalan na tatatak sa utak ng mga tao na nakakita para pag nag-isip sila na kailangan nila ng table, first thing on their mind, maaalala nila yung name ng Blackfire. Kaya gusto ko magpasalamat sa Blackfire, napakaganda. Blackfire lang malakas. So far, my our greatest achievement
we were able to pay our bills. You know? Talaga, walang halong biro. Kasi when the pandemic strike, talagang lahat kami wala ng trabaho. So saan kami pupunta? We are trying to maintain a very big family. Okay? Nine kami sa family. Compared to being employed, mas masasabi kong mas nasustain ko yung needs ko and ng family ko ngayong may business ako. Kasi syempre, being employed, hindi mo hawak yung oras mo. Unlike kapag may sarili kang business, hawak mo yung oras mo and ikaw yung mismong nagmamanage ng sarili mong business. Kumbaga, yung mga plans mo is ikaw lang yung nagde-decide for yourself. Pinaka-biggest achievement na masasabi ko, nakakatulong ako sa mga workers na na-hire ko, usually dito sa area namin. So kasi from dalawa lang kami ngayon, nasa 17 na yung tao na natutulungan na tuloy-tuloy yung trabaho, natanggal sa trabaho during pandemic, lalo na yung mga kaibigan ko, kinuha ko sila lahat dito. Solid! Solid! Look at that black fire! Ganda! What I like about this table is that it is locally made. In the span of 7 months of Takuwishi, nag-start kami on our first 3 months sa home base lang. And then, nag-decide ako na mag-put up ng cart sa labas ng bahay namin para mas dumami yung target market namin. Hindi lang online, pero yung mga walk-ins din. After 2 to 3 months, nag-level up kami into physical store. So, as of the moment, meron kaming physical store na nakalocate din sa labas ng bahay namin. Marami rin nakaka-notice sa amin via online, which is yung mga courier like Grab, Moto Express, na willing sila i-feature kami sa mga apps nila. Okay. Second, siguro, na-overcome ko yung fear of selling online. You cannot please everybody and you don't have to please everybody. Kasi ang mga tao naman, di baling medyo mahal, basta maganda at quality, bibilihin nila yan. Actually, yes, satisfied. But then, syempre, putting up a business, hindi ka lang dapat mag-i-stay sa plan A. Ang kailangan talaga dyan is continuous na innovation. Kunyari, nung umpisa pa lang, simpleng table lang, benta na. Pero habang tumatagal, syempre, may needs yung mga client na kailangan mong ibigay sa kanila. Kailangan i-upgrade yung product natin para mas tangkilikin lalo. So, kailangan talaga namin ma-satisfy yung client. Satisfied naman ako. Okay. But then eventually, we are thinking of launching other products as well. So before kasi, I used to read a lot of reviews. Ano ba talagang hinahanap ng mga consumers, ng mga customers ng face mask? Well, sa 105 years from now, I pray na na working na kami nun. Nationwide na talaga yung baka magkaroon ng mga pagawaan din sa ibang part ng Pilipinas, hindi lang dito sa metro. Nakasan ko na yung loob ko. Sana makilala yung Pinas sa tables. Eh, pinakatuwa ako na tinangkilik natin yung sariling gawa ng Pilipino. Hopefully, makapag-branch out kami ng mas marami pang stores nationwide. Mas lumawak pa yung branding ni Takuwishi, not only Takoyaki, but hopefully, makater din namin yung iba pang Japanese cuisine. As of now, masasabi ko, uncertain. Okay, let's admit it, na pag wala ng pandemic, na hopefully it will end soon, mawawala na rin yung industriya ng pag-face mask. Tanggap naman namin yun, na hindi siya for life. Medyo somehow, we are blessed kasi flexible naman ako, flexible naman kami. Kahit anong kinakain ng pata ng makin ako, basta matatahi, kaya namin gawin yan. Gagawin namin kung anong uso. Gagawin namin kung ano yung sa tingin namin kakagatin ng tao. May papayo ko lang. Pag nagne-negosyo, ituloy-tuloy mo lang. Times na mabenta talaga, may times na mahina, minsan lugi. Huwag silang titigil. For me, business is sugal kasi yan eh. And kung magne-negosyo, I think siguro hilig mo na para alam mo yung ginagawa mo.
motto namin sa business. Start small, dream big. Libre lang mangarap eh, pero nasa sayo kung paano mo tutuparin yung pangarap mo by yourself.